Dalo na yung mga nagigitaw ng landas. Iginuturo ni Jesus kung paano sila maaaring na tayo sa pagbabago at pagbabalik mo sa Eucharistia. Manalangin tayo na panahon ginawa ng Panginoon ang matitigas natin mga puso at tumulong tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. Hilingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu upang tayo pa magbago na nabubuhay sa pag-asa. Ang Eucharistia ay isang pagdiriwang ng mga kapatid na nabubuhay sa pag-ibig ni Kristo. Karapat-dapat na tayo ang isa sa misteryo nito. Sulitin natin ang ating sarili. Panginoong Jesus, tinuruan mo kaming kalinganin ng mga kapatid natin na mumuhay sa kasalanan at pagkakamali. Panginoon, awa mo kami. Panginoon, awa mo kami. Panginoong Jesus, tinuruan mo kaming pakikinuan ng tapat ang aming mga kapatid na nagkamali upang may balik sila sa tamang landas. Cristo, kawalan kami.
Thank you.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri
And most of our Asian brothers and sisters, I
Ang kapatid natin nagkasala. Ngayon, ayaw na ngayon magbago.
Pangalawa, hindi lamang kumakita natin ang kapalusahan ng nakatibang na hindi natin pagsabi ko sa kapalitan ng nagtasala. Maliwanag ko yung pinabalik ko sa atin sa ikalawang pagbasa ang pangalawang na kailangan. Anong sabi ko sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Roma? Gawa ng pag-ibig. Para kayo tama ng kapatid. Para magkawa ng tuloy ng kahalagahan ng pag-ibig. Kasi pakipunisan ko kasi, kapag tayo nagkasala, isa ko sa mga ginamayla natin, ay gawa ng pag-ibig, gawa ng sobrang ng pag-ibig. Sinagpumisan sinasabi ko, bakit ko naisipan ko na ako kasi pinamaratan ko kayo sa ko, gusto ko siya pigyan ng ganito. Gawa ng pag-ibig ko sa kanya, kaya naman sobrang pag-ibig ko. Yun ay maling pag-ibig. Wala akong sobrang pag-ibig. Mayroon dapat walang pag-ibig. Kaya sa iyong pagmamahal, basta ko ika'y nagmamahal, basta dapat, hindi mo susobra yun. Kahit na hindi ka tumigil sa pagmamahal, kailan wala hindi susobra ang pag-ibig mo. Huwag lang maling ang pag-ibig. Ang pinapahalaga ko sa paliwanag ko yung binahagi ko sa Ebanghelyo, ang sa ikalawang pagbasa, na yung binahagi ko sa akin sa sulat, ang sulat ni San Pablo, ay alam mo kung hindi ko, sa sulat, napakaganda yung sabi ni San Pablo. Sa pagkakapuhinig sa kapwa tayo ng katutupan sa mga pusa, ang mga puso gaya ng huwag ka ng mga kanya, huwag kang papagay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magigipot, at ang halimbang puros na tulad ng mga ipagay na buo sa ganitong pangusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama, pati naman. Kaya ang pag-ibig ang pagbuhat ng pangusap. Nais ko ulitin yung isa, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama kaniluman. Kaya hindi pwede natin isang tao na ang pagawa ng masama ay out of love. Ipinapahal ko sa atin, at bahagi rin mo ito, ano? Na ang halin na hindi rin natin inahayaan ang tao nito, kaya rin natin siya rin nagsasabihan, ay gawa ng pag-ibig. Kasi ayaw rin natin na mapasama ang kanyang buhay. Kasi kung ang isang tao ay hindi naman iniibig, kasi hindi magkakasala ka. Sigurado na lang kayo mapalusahan ng Diyos. Pero kung talagang iniibig natin yung tao nito, ang babae, kapatid, kaya ko na tinatama. Kasi ayaw ko mapalusahan ka sa tinatawa ko ng kasamahan. Ayaw ko na gawa ng ginagawa ko ng kasamahan, mapasama yung pag-iibig pa mo. So, kaya ako na pag-iibig sa iyo at sa mga tao sa pag-iibig ko ay nakisita ng tao dahil minamahal kita, iniibig kita. Ayaw ko rin kayo makasama at ayaw ko rin kayo makapagpunod ng kasamahan sa mga tao na sa paligid. At yun po yung bahagi ko na kung sa ayaw ko na ang paligid ako na gawa ng paligid. Pangatlo, kung yung dalawang pinahagin ko natin ay ang nagkailangan kung bakit ko ba ang magtatama. Ito ang pangatlo at pangatlo ay pinapahayag ko sa atin ng pamamaraan ng pagkatama. Ano yung pamamaraan ng pagkatama? Pangatlo, ay nakapain na kita po natin na ito sa pagkatama ito ay para ang pamamaraan ng pagkatama ka, maliwanag ng pagkusahan ay first and foremost, yung itatama mo ay yung mismong nagkasala sa iyo. Hindi po ko sinasabi na hindi namin pwede itama
Yung mga tao hindi mismo nagsasala sa iyo. Pero maliwanag mo sa iba ko sa inyo. Pero yung maliwanag mo, pinamamaliwanag mo sa ibang ebyo nito, ay direktin mo sa ita ang ginahangin mo na iso sa ibang ebyo. Kung ang kapatid mo ay nagkasala sa iyo, ikaw mismo ang pinagkasala. Kaya bawat mo ang halimbawa, yung isang bata, naging disrespect mo sa isang matanda, isang matanda, pinagod mo sa ginagla. Well, kung saan may kuramatan, ikaw ay pinagkasalaan, because na-offend ka sa pagiging disrespect mo ng bata ko doon sa isang matanda. Bagamat yung matanda ko, ang unang dapat na magsalita ko sa bata, kasi sino sa iyo ko kung pinagkasalaan, pero yung saan may kuramatan, ikaw ay kasi natungan mo sa may. And you feel offended. Bagamat hindi mismo siya ginawa, pwede mo siyang pagsabihan. So, yung ibang pagkakataon na mahal mo hindi mismo sa iyo ginawa, pwede natin pag-usapan sa ilang bahagi yun. Pero, ang binibigyan pansin namin dito sa ibang ngayon ng ating kapakinggan ay ano? But not inclusive of you tungkol sa mga nagkasala sa iyo. Pero ikaw ang may higit na may karapatan na magtapa tungkol sa taong nagkasala sa iyo. Kasi wala kang ibang pagkakaralan ko ang magtapa. Pero kung tutusin mo, kung lahat tayo ng pinagkasalanan ay magpapasabihan natin, hindi na tayo maantok doon sa mga pagkakataon na mahal na hindi nagkasala sa ating buwan tao. Kasi kung minsan mayroon mga tao nagsusumbong sa atin. Kasi, oh, sabi na eh, ano ito, ginawa ito sa akin. Pero, primarily, itong ebanghelyo ito ay maliwanag na ipinaayag itatangin ko yung tao nagkasala sa iyo. Maaaring siguro gawa na nasa hotel mo ang ibang responsibilidad, pwede mangyari yun. Pangapat, bahagi pa rin ng pamamaraan. Huwag namin kalimutan. Ito rin po minsan isang bagay na kung saan ay hindi namin nagbibigyan ng pansin. Kausapin mo na sarili namin. Nakaroon mo ng isipin. Alam na kung kumpanap tayo. Alam na kung kumpilis. Kung ano yung kasalanan mo. Ikaw lang hindi ko mahirap. Ikaw lang ako nakalap. Sapagat hindi ka sinabiyan na ikaw pala ay kailangan kanina. Akala ko lang siguro maaaraw ka pa yung ginagawa ko. Kasi walang ginagawa, walang pamansin sa iyo. Ay hindi ko pala alam. Alam na. Alam na ng buong barangay, alam na ng buong bayan na ikaw ay mayroong kasalanan. Paliwanag mo si Lord Jesus, kausapin mo ng sarili. Tsaka lamang magdadala ka ng dalawa at tsaka lamang mo isasabihin mo sa tuloy ng simbahan. Pero yung una, ang hindi namin nagbibigyan ng pansin, kausapin mo ng sarili namin. Yun ang masyadong masapagigal. So ito yung hama na binibigay ko sa araw ng sarili namin. Bahagi ng isang pagkikos, una, sapagkat sasabihin natin yung tao, pagsabihin natin yung tao ng kasalan sa atin sapagkat we are our brother's keeper, pangalawa, maging bahagi ko na pangalawa na ang pagbibigay ng gumagawa ng masama, pangatlo, sapagkat ito mismo na ang buo at nagkasala sa inyo, pangapat, sapagkat ito ay sasabihin mo muna sa kanya ng sarili na. Idalangin natin sa mga kapatid na ito ay gagawin natin
Hindi para sa ating tao sa kanya naman, tama ako, mali ka. Nasabihin natin sa ulan, mahal kita. Kaya gusto kita, kita. Ang pagkataan sa pagkakit namin ng kasalanan ay isang pagpapahayag ng aming pagmamahal sa kanya. Sumama sa aming palagpaya sa Diyos na mga pagpapahayag siya na may gawa ng natin at lupa. Sumama sa palagpaya ng ako kay Jesus Cristo sa kanang Diyos ang kamangunan ng lahat at ang kamangunan siya na ang Espiritu Santo ipinanganan sa kapalang pili ipinanganan siya ang Diyos sa Pagano ipinanganan sa Diyos sa matayang lumi na nato sa
Manalangin kayo ang mga kapatid ko ang pag-aaring at pinagkatagat ng Diyos sa mga mga pagkakaroon. Tanggapin naman ang Panginoon itong pagkakaroon sa iyong mga kamay sa kapalingan niya at pangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sa bayan niya ang Panginoon. Pasalamat ang pagkakaroon at pagkakaroon niya ang Panginoon. The poor family. Ladita family. Valencia family. Pining ang puto, ang puso pano, bagay pano ang pano. Brother boy and sister, hindi ang mawalag namin. Mariwayawalag pano. Si Sereni Kapupin, si Oni Kusman ang pamilya. Para sa mga kaluluwa, thank you.
Hindi naman ang mga